that when He shall appear, we shall do what? We shall be like Him, for we shall see Him as He is. Now, listen carefully. Now, uulitin ko lamang sa inyo na po, that the most important event, ang pinakamahalagang pangyayari sa buhay ng bawat isang po sa atin ay yung ating kaligtasan. Okay? The most important event sa bawat isang po sa atin ay yung araw na tayo'y naligtas. Now, kayo magsabi, meron pa bang higit na mas importante kaysa ba? Sige, kayo magsabi. Meron ba? Magkaroon ka man ng 1 milyon, kung mabubuhay ka naman hanggang 60 taon lang, for what? Tama yung isa? Makapag-travel ka man sa lahat ng panig ng mundong ito. Pero sa araw, mula ngayon, makuwihan ka ng buhay. Kung hindi ka rin, nasa ka pupunta? Emigration? Okay, our salvation, because our salvation, okay, it affects everything in life. Hindi ba? Amen? Ang kaligtasan, naapektuhan ito lahat ng bahagi ng buhay mo. Tama ko, amen? Amen? Hanggang pahanggang sa walang hanggang. Nakikinig ka sa atin? Ano bang profession mo rito sa lupa hanggang dito lang? Amen? Ano bang maipundar mo dito sa lupa hindi mo madadala sa kabilang buhay? Wala kang madadala ng anuman. Tama ba ako? Amen? Amen? Batin ka kung ikaw ay ligtas, may buhay ka wala hanggang. Amen? At ang lahat mo sa mahal mo sa buhay, naligtas din, magkakasama kayo forever and ever sa piling ng Diyos. Amen? Hindi ka pa, lahat ng bahagi ng buhay mo. Tama? Amen. Ito mo nagbago ka. Ngayon, nagagamit ka ng Panginoon. Amen? Meron tayong kagalakan na hindi masayag ng pag-iisip ng tao. Ang tao ang kagalakan na kabase lang kung ano meron siya. Tama ako? Pag may bago siya, may naipuntar siya, nakita niya yung gusto niya, doon na. At pag nawala na, wala na rin ang darap. Amen? Tayo may bago man nawala. Masaya ka? Kami nisa. Ito yun. No? Kasi marami din tao, no, naging Christian, naging nasay, but they do not really appreciate yung kaligtasan. Para ma-appreciate na nila, pagkalipas pa lamang ng maraming panahon sa kanyang buhay. Ito yung sinatawag na saved but not converted. Anong tawag ito? Saved but not converted. So, naliwan niyo, okay? Marami yung ligtas hindi converted. Iba yung salvation sa conversion. Nakalip po ako? Maraming saved pero hindi converted. Amen? Saved, ligtas, pero naroon pa rin sa kanyang bisyo. Saved but not converted. Hindi pa nababag. Okay? Same, pero masama pa rin ang ugali. Selfish pa rin. Same, but na? Amen? Nakita niyo yung maraming may mga taxi na ginamit sa mahabang panahon. Pero sa panahon na yung taxi yun ay naibenta niya, no? Dating taxi, naibenta niya ngayon, ginagamit niya personal at ang pamilya. Nakalim ba ako? Pag nakasakay ka doon sa taxi na yun, na ngayon ay ginagamit na ano? Anong gamit niya? Anong gamit niya? Pamilya. Dati yung taxi kay pasahero. Pero ngayon, nabili niya, ginagamit ka pa? Okay. Anong tawag doon? Conversion, di ba? Sorry. Okay.
Pag tapos sa kalibdan, doon sa taxi niyo, pagpabili na. Pero meron kang mga napapansin pa rin na ang dati taxi ko. Kasi meron pa rin metro. Pagkasakay ang asawa, binimetro ha. Yung ganda. Nakin pa ako? Amen? Tapos, yung mga sulat na pinagbubula ng pintura kami sa lumulutan pa rin yung sulat. Kaya alam mo, bagamat pampamili na, pero bawal pa, bagamat pampamili ka, dati ay what? Okay naman, di ba? Alam mo na yung zero conversion. Amen? You see? Yung dati mong buhay, Diablo gumagamit. Diablo ang napapapurihan. Tama? Pero salamat, naligtas ka ngayon, converted ka na. Amen? Magkaminsan, tumulutan pa rin yung masamang ugali. Pero nakakapanayin yung bago. Nagkakaintindihan na tayo. Amen? Kaya minsan sabihin ni pa, oh, okay, okay yung aming Bible study doon, ang daming conversion. Pag converted ka agad, very powerful ka naman. Anong tawag ka? Parang niligtas. You follow me? Pero para makonvert, anong kailangan? Follow up, discipleship. Nakikinig niyo sa akin? Amen! Amen? Is malaki ang epic nun sa buhay natin. Tignan mo ngayon, nagagamit ka ng Diyos. Dati sumasamba ka sa Diyos na patay, ngayon Diyos na buhay na. Nakikinig. Amen? Nagpa-provide. Amen? Gumagawa, kumikilos, gumagawa, kumikilos sa buhay mo mismo. Nakikita mo, gumagawa siya. Kaya nasasabi mo talaga, salamat to. Kung sa akin lang, hindi ko kaya. But thank God. Totoo talaga. That I can do all things through Christ which strengthened me. Amen. Kaya what a blessing. Mahal tayo ay naligtas. No? Kaya mahalaga na nabaunawa ka natin kung mabuti. No? Itong pagpapalan ito na natanggap natin, yung tayo ay maligtas. Malaking bahagi po ito para lalo ka maging productive, ma-enjoy mo ang iyong Christian life, at maging very meaningful yung buhay mo na natin talaga dito sa ibang walang lupa. Okay? What a blessing. What a blessing to be saved. Amen? Amen? Isang pampara talaga na maligtas tayo ay maligtas, maging anak ng Diyos. But let me tell you some, but blessings comes with responsibility. Huh? Blessing comes with what? Responsibility. Okay? Yun ang aking muling papaksain. Blessings and responsibilities. Huh? Panginoon, aking pong inihahandog sa iyo ang paghatid ng mensahe mo. Ako po, na iyong anak, na iyong lingkod, ay humihingi ng pagpapala, ng kalakasan, ng kapangyarihan, ng boses upang i-deliver ang iyong salita. I pray also, Lord, na bigyan mo ng understanding at teachable spirit lahat ng narito. Makapakinig, makatangga ng salita mo. Inihingi ito, Lord, sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen. Blessings and responsibilities. Ha? At yun ang aming nais na ngayong gabi ay ating i-consider pare-pareho, no? Itong mga pagpapalo nito at yung responsibilidad na meron tayo ngayong tayo ay ligtas na. Ha? Number one blessing, notice verse number one. Like again, verse number one, verse John 3 and number one. Okay, nandiyan na kayo? Now, verse number one, okay, on 7 Bible, behold, what manner of love the Father hath bestowed upon us, that we should be called what? Okay, the sons of God. Mas dali nyo kung gaano yung pag-ibig ang ipinagkaloob sa atin ng what? Ng Ama. Tita mo? Upang tayo matawag na mga what? Anak ng Diyos. Okay? Anak ng Diyos. Okay? So,
as our Heavenly Father. Ang Diyos ngayon ay ating Ama na nasa langit. Ha? Kaya nga, just consider the blessing na meron kang Ama na nasa langit. Pwede mo ang revelation? Amen. And then, ang blessing number one, ang Diyos ay what? Ama mo na ngayon. Amen. Meron kang what? Ano ba siya Ama? Heavenly? Amen. Yes, Heavenly Father. Okay? You see? Heavenly Father. Ha? Kaya talaga kita mo, tinatawag ka siya, Ama kong nasa langit. Amen? Amen? O Diyos, aking Ama, kahawagan mo ako. O Diyos, aking Ama, tulungan mo ako, pagkalooban mo ako. Nakikinig ba ba sa akin? Amen? Amen? Nung araw, hindi mo siya pwedeng tawagin tatay. Wala kang karapatang humingi sa kanya. Bilib mo? Iba mo? Wala kang karapatan. Anong karapatan mong tawag isang tatay? Hindi mo naman siya tatay. Sabagat hindi naman, anak, nandiyablo ka. But thank God by the grace of God. Amen? At sa kanyang awa, ngayon ay what? Ano naman? Because now are we the sons of God. Hindi magiging hindi what? Ngayon ay anak-anak ng Diyos. Hindi mo nag-di ba? Amen. Nung oras na yun, inaksip mo siya kaagad, ikaw ay naging anak. You see? So God is our Heavenly Father. Huh? And let me remind you, Christian, in the book of James chapter, and verse number 17, okay? God the Father is the source of every good and perfect gift. You see, lahat ng mabuti, lahat ng sakdal na kaloob ay pawang galing sa Diyos na ating Ama. Nakatingin po? O, basahin ko lang sabay-sabay. Okay, James chapter 1 and 17. James 1:17. Kaya nakita niyo? Oh. Alright. So, lahat na sabi-sabi. Ready? Basa. Every good gift. Ano pa? Every perfect gift. Saan galing? From above. Coming down. From what? From kanino? Kita mo? Galing sa ating Ama ng kaliwanagan. With whom is no what? Okay. No variableness. Neither what? Neither shadow of turning. Ano ibig sabihin? Hey, hindi siya nagbabago. Maliwanag ba? Hindi siya nagbabago. Isip ko ba? Hindi siya nagsasawa. Maliwanag ba? Hindi siya nanunumbat sa mga hinihingi mo, ibinibigay sa'yo. Amen? Maaaring ang tatay mo sa araw, puro ka na nanghingi. Tupos na ako. Ang ating Ama sa langit, pag-aari, hindi naubusan. Hindi nagsasawa. Pwede ka lumapit sa kanya ng madalas, pero bibigyan ka pa niya. Okay? Ang maganda rin sinabi ko, okay? Ang bawat mabuting kaloob at ang bawat sakdal na kaloob ay pawang buhat sa itaas na bumababa mula sa Ama ng ilaw na walang pagbabago ni kahit alin ng mga naman. Ito mo, hindi siya nag-iiba. Amen? Yes. Kaya nga, consider the blessing na ang Diyos ha, ay ating Ama. Okay? Now, you see? And then, tinawag din siyang God of all comfort. Nalulungkot ka, nag-depress ka, nakatakot siya, but thank God. Ang ating Diyos ay what? God of all what? God of all comfort. Amen? Isa sa ginagawa niya is what? Inaalim ka niya. Pinalalakas niya ang iyong loob. Binibigyan ka niya ng pag-asa. Sapagat siya ay iyong Ama. What a blessing. Meron akong Ama na nasa langit. Kaya yung isa? Oh, okay. Ano niya isang blessing? Okay, na hindi mo alam? Okay, hindi mo kinubos ang blessing? Okay, when needed, ha? Kung ating kailangan, when needed, In love, He chastised us. Kung kinakailangan, sa pagkatayo ng Kanya, inihiling, pinapalo niya tayo. Pinapalo ng Diyos ang Kanya, inihiling at Kanya, hinahampas ang tinatanggap niyang anak. Kung wala kayong pagpapalo na natatanggap, na kayo natatanggap ng iba, kung gano'n, hindi kayo anak, bakos kayo anak sa labas.
Yan ang isa. Okay, tayo si David din sa atin. Okay? Bago ako masaktan, narigo muna ako. Ngayon natuto ako. Nakikita niyo? You see? Kaya we must consider the blessing of having God as our Father. Na may pangako pa, I will never leave you nor forsake you. Yan ang ating ano. Amen? Amen? Ang blessing na mayroon tayo. But again, Christian, blessing comes with what? Blessing comes with what? Responsibility. Mayroon na pala, pero mayroon tayong responsibility. Okay? In James chapter 1, verse number 17, there are responsibilities for having God as our Father. Okay? Ano yung ating responsibility? Number 1, James chapter 7, we must submit to God. We must what? We must submit. James 4:7, submit yourselves. Amen, you say? Ano sabi ng James 4:7? Submit yourselves. Okay? Hindi yung anak mo, hindi yung asawa mo, hindi yung kaibigan mo, kundi ang iyong sarili, ipasakop mo sa Diyos. Tama ba ko? Submit yourselves, therefore, to God. Submit. Pasakop ka. Okay? Sa ano pa lang, Pastor? Okay, dalawang bagay, by submitting to His word. Sa paano pa lang magkapasakop? Ano naman? Bawa, submitting to what? O magpasakop ka sa kanyang salita. Okay? Magpasakop ka sa kanyang salita. Alright? Tanggapin mo, aliin mo na ang Biblia ang magsibing authority ng iyong buhay. Amen, you say? Amen? Maging authority ito ng buhay mo. Magpasakop ka. Okay? Kailangan mo ito. No, para hindi ka naliligaw. Amen? Oh, thank you, Jesus Christ. Yes, ipapasa ka ng Bible. Pero ikaw ba, inuugali mo na pag nabasa mo, ina-apply mo? Ha? Kailangan yun. Yan, Diyos ha? Ano yung binibig ko sa inyo minsan, yung isang magandang paraan, simple yung paraan pag nagbabasa ka ng Bible para may makuha ka ng blessing? Ano yung dalawang hangad mo? Number one is what? God's promises. Number two is what? Oh, ganun lang. Number one, dalawa is God's command. Diba? Sipik, God's command. Sa aming binasa, nasaan dito yung God's command? Pag nakita mo yung God's command, may kaakibat yung God's what? Promises. Command and promise. Amen? Amen? Then, in conclusion, ikaw magtatanong, Lord, help me, paano ko ito i-apply sa buhay ko ngayong araw na ito? Liwanag ba? Okay? Ano kaya ano yung ating responsibility sa pagka tayo blessed na meron tayong ama na nasa heaven? Ano yung number one? Di mas what? Submit. Yun ang ating responsibility. Magpasakop ka sa kanyang salita. Magpasakop ka sa Diyos. Ha? Huwag kang maging, napakinyo kayo isang pastor na maganda, meron sa talaga na, talagang may buo, maraming Kristiyano kalag-karing. Ano yung pinakalag-karing Kristiyano? Sabi ng Lord, sa Book of Psalms, huwag kayong parang mga kabaling mule na kailangan pang atakin. Amen? Nakakita ba kayong misa ng mga kabayo o baka o kalabaw na ayaw sumunod, kailangan pang batakin ang dalawang tao? Nakikita kayo yung bawang tao? Yun ang ibig sabihin ng Lord. Huwag kang maging Kristiyano na kailangan bang pilitin, itulak, para gawin ang kalooban ng Diyos. Huwag. Huwag. Okay? We must submit to God. Submit yourselves. And submit yourselves, therefore, to God. Resist the devil, hindi yung what? He will flee from you. Okay? Magpasakop ka sa kanyang salita. Huh? Okay? Ano pa? Okay? By submitting to His will in our lives. Submit. Okay? We must submit to His word and we must submit to His will in our lives. Amen, Christian? Amen. Amen? Huwag sumigil ng tao, please sawit ng Diyos. Amen? Maraming tayong dalaga, binaga dito.
single pa. Pag dumating kayo sa time, siyempre na talagang nasa agad na tayo. Matuto kayo magkwelo, sino po magiging partner ko sa buhay? Ay gini ko yun, huwag kayong hihingi ng pa, huwag kayong maghahanap sa online. Namin ko siya? Huwag, be wise. Okay? Tingin ko naman dahil kayo matatalino. Hindi po. Namin ko siya, be wise. Meron tayong heavenly Father. Amen? The God of all comfort. The source of every what? Good and ikaw mo, good and perfect. Laki, ano? Ano yung dalawang kasing nanggagaling sa kanya? Anong kasing gift? Good. Ano yung isa? Perfect. Ano yung good? Ha? Ano yung good? Yung buhay mo galing sa kanya. Yung lakas mo galing sa kanya. Yung wisdom mo galing sa kanya. Tama? Lahat ng meron ka sa bahay mo, good. Tama? Ang peelet, ang Diyos mo galing sa kanya. Ano yung perfect? The Bible, prayer, Holy Spirit, salvation, perfect yan. Amen. Hindi mo nabili yan. Galing na sa aking Ama, nasa sa heaven na hindi nababaw at hindi nalulungkot. Amen? Amen? Yung family mo, yung mga anak mo. Amen? Hindi ba perfect yan? Hindi ba good yan? Pagkakalap ko pala ipaw. Amen, guys? Nung nagkaling sa langit, hindi nang gagaling sa Facebook. Kaya huwag na huwag kayong maghahanap ng partner sa Facebook. Huwag, be wise. Mahalagang kilala mo na kasama mo sa church, maliwanag ba? Eh, mahal na sa feeling mo, which is mo na ako. Draw nigh to God. And you mean what?
Wala sa mukha. Mother Francis, kung yung anak mo malayo sa'yo, matutuwa ka? Ha? Matag-iain ang araw mong wala, tapos dumating ka, yung anak mo nataraw ka, nasa kanil. Alam mo may kailangan, pero hindi ka kailangan usap. Masakit, di ba? Pero yung anak mo lagi na malayo sa'yo, matutuwa ka, hindi ba? Nakikita ka sa akin. Ganun ang ating mga sinabi. Hindi na gustong makita malayo ka sa kanya. Okay? Submit. Ano yung pangalawa? Draw near to God. Lumapit ka sa kanya. Ito po yung ating responsibilidad. Ha? Na tayo may matutong magpasakop at laging lumalapit sa ating Ama na nasa langit. Sabagat siya lumahang nagmamalasakit sa atin. Okay? Draw near to God. Alright? Kaya na, blessing number one is what? God is our heavenly Father. Secondly, Jesus Christ is our Lord and High Priest. First Corinthians chapter 8 and number 6. First Corinthians 8 and number 6. But to us, there is but one God, the Father, of whom are all things, and we in Him, and one Lord Jesus Christ, by whom are what? All things, and we by Him. Okay? Now, just think for a moment. Tungkol sa blessing na ito. Ano yung blessing na ito? Si Jesus ay ating Panginoon at siya ang ating punong saserdote. Kasi sabi sa Bible, at isa lamang Panginoon si Jesus Cristo na sa pamamagitan niya ang lahat ng mga bagay at tayo ay sa pamamagitan niya. Yes, Christian, ang ating Savior, siya rin ang ating Panginoon. Amen, Christian? Amen? Tingnan ka po siyang Savior. Naligtas ka. Nagtiwala ka sa buhay na walang nang ibigay mo. Yes, Savior mo siya, pero isang mahalagang ganun, siya ba ay iyong Panginoon? Ha? Siya ba ay iyong Panginoon? Ha? Paano ka naligtas? Tinanggap mo siya bilang what? Bilang what? Bilang? Savior. Amen? Ngayon, Savior mo siya. Okay? Para lumago ka at maging purpur ka, kailangan matutuhan mo siya maging Lord naman ng buhay mo. Amen? Iba yung turo natin sa turo ng ibang church. May Protestant church, ang turo na is what? Kailangan tagalin mo siyang Lord. Pagka Savior lang, hindi ka saved. Kailangan Panginoon ko, kailangan inalagay ka bilang tagapagbidas ko at Panginoon na ng buhay. Okay, kung hindi mo siya Panginoon ng buhay, hindi ka saved. No, mali yun. Anong tawag doon? Lordship salvation. Okay? Ang Lordship ay discipleship na yun. Amen? Habang lumalago ka, matutuhan mo magtiwala ng buong puso mo sa Kanya habang tumatag ka sa presyari mo, talagang mo magpasakot ka sa Kanya at gawin yung Kanyang kalooban sa iyo. You see? Yun ang blessing doon, yun ang paglago doon. Okay? Yes, Savior mo siya, pero mahalaga, matutuhan mo rin siya maging Lord ng iyong buhay. Hindi ka maging productive, hindi magiging meaning mo ng buhay mo, hindi mo matutuhan ko ang iyong witness sa buhay mo hanggang hindi mo natuhan siya maging Lord ng buhay mo. Amen? Submit. Draw near. Okay? You see? Kaya the blessings of having God, our Father, and the blessing that Christ is our what? Lord and High Priest. Okay? Alright, now in 1 Peter 3 and verse 22. No? 1 Peter 3 and 22.
Verse 23 and verse 23. Ready? Who is gone into heaven. Okay? Si Jesus Cristo, okay? Who is gone to heaven and is on the right hand of God. Angels and what? Authorities and what? Powers being what? Made subject unto Him. Anong pinapakita? Okay? Si Cristo ating Panginoon, okay, he also, he rules over what? The kings of the earth. At lahat ng pamunuan ay napapasakop sa kanya. Ha? Okay? And he means subject to him. You see? Alright. Now, alam niyo kung ano pinakikita ang makahalagahan na nabiyan sa atin? Ha? Now, tayo naman ang tupa ng kanyang pastulan. Amen? Tayo bilhin ng tayo ay bililing at tinubos ng kanyang sariling dugo. Ha? Okay? Ang ibig sabihin, kung yung kanyang buhay, hindi yan pinagkalig para sa atin, ano pa kayo yung malumutin bagay dito ang hindi yung bibigay sa iyo? Nakikinig ka sa akin? Ulit yung pagkakulit ko, okay? Kung yung buhay niya, hindi niya pinagkalig. Kung yung kanyang dugo, ibinuhos niya, maligtas ka lang, rogas ka lang, how much more kung yung maliliit na bagay ang hindi yung bibigay sa iyo? Amen? And He ruled all things. He upholded all it by the word of His power. Ha? Okay? Dinabangit sa Hebrews. Okay? He upholded all things by the word of His power. Ibig sabihin, the very reason kung bakit naroon sa lugar ng Mars and Venus ay sapagat yun ang kanyang sinabi. Amen? Amen? Ang ibig sabihin kung bakit yung malalaking meteor, halimbawa, comet, ay hindi pumapasok at bumabang sa cell sa pagkakas niya hanggang dyan ka lang kung mapasok dito. Nakikita niyo? Yes. Lahat subject sa kanya. At na yung puso ng king, siya ang nagtatagay, sila na nag-aalis. Now, bakit ko ito sinasabi? Ulitin ko, sapagkat yung Kristo niyan, ang ating pastor at tayo tupa ng kanyang pastulan. At sa John 10:20, tayo ay nasa kanyang kamay. Misa? Amen? Kaya nga, sabi ko, Misa. Misa, may mga member tayong takot mag-apply. Sabi ko, ang hirap din, wala akong bakit. Bakit? Hindi mo kailangan ng bakal na tao. Ang bakal mo, si Kristo, ating Panginoon. Nagano'n niyo ako? Okay, amen? Kaya nga sabi ni David, okay? Ang Panginoon na aking pastor, anong magagawa sa akin ng tao? If God, kung ang Diyos ay suma sa akin, ang sabi ko? Who can be against us? Sino magtatanggapin sa akin? Okay? Kaya nga Jesus Christ is our Lord and High Priest. Okay? Now, but blessing comes with responsibilities. Huh? Ano ang blessing natin? Siya yung ating Panginoon. Siya yung ating High Priest. Now, ano yung ating responsibilities? Huh? Christian, if Christ is truly your Lord, you must do what He says. Huh? Kung si Kristo ang iyong Panginoon, you must do what He says. Amen? In Luke chapter 6, verse 46, sabi ng Panginoon, tinatawag niyo akong Panginoon, Panginoon, hindi naman ninyo ginagawa yung aking sinasabi. Kaya nga kung inaari mo siyang Panginoon ng buhay mo, anong talong dapat gawin mo kung ano ang kanyang sinasabi? Ha? We must be careful to observe yung kanyang mga turo. Maliwanag ba? Ano yung kanyang turo? For example, in Matthew 28, 19 to 20, go ye therefore and teach all nations. Then what? Baptizing them. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. Then what? And then what? Teaching them to observe all things. Yes, Christian. Ito yung ating responsibilities. Amen? Sa bawat mga bata, mayroon ka akibat na
responsibilidad. Hindi pwedeng wala. Hindi pwedeng wala. Amen? Amen? Nalaman niyo? Si Hana, walang anak. Humingi ng anak. Binigyan ng anak. Blessing. Amen? Amen? Blessing. Binigyan si Samuel. Anong responsibility siya? Itinidigate niya sa templo. Pinagatin niya para sa Panginoon. Amen, Krista? Amen? Si Manoah at yung kanyang asawa, wala rin anak. Tama? Pero isang araw, pinapakita ang angel kay Manoah at ang sabi, yung asawa mo magbubuntis. Blessing. Dumati sino? Anong responsibility? Ha? Anong responsibility? Huwag mo siyang papakainin ng anumang galing sa ubas. Huwag mo siyang papahawakin ng patay na hayo. Maliwanag ba? Amen? Amen? Blessing comes from what? Responsibilities. Narin yung parable ng talent. Yung Lord, tinawag niya yung kanyang tatlong servant. At yung isa binigay niya ng 5 talents. Yung isa naman ay what? 2. Yung isa naman ay what? 1. Blessing. Amen? Nakatanggap sila ng what? Talento. Pero anong responsibilities? Anong responsibilities? Ha? Asan? Gamitin nyo. Occupy din! Ay ka! Gamitin nyo yung talento yan. Palagoy nyo! Hanggang ako ay dumating. And then si dumating, tinawag din tatlo. At sabi niya, magbigay sulit kayo ng mga pinagkatiwala ko sa inyo. Amen, Krista? Nung tayo may blessing, ano yung blessing number one? Ang Diyos ay ating Ama. Ano yung ating responsibilidad? Ha? Submit. Nagkapasahod ka ba? Ano yung pangalawa? Draw near. Be close to God. Nakikinig kayo? Draw near to God. Sabi niya, draw near to God. Lumapit ka sa Diyos, lalapit din siya sa iyo. Krista, listen ka muli. Makakilala kang Kristiyanong malapit sa Diyos. Amen? And think, ano yung blessing natin yung isa pa? Si Jesus, nating Savior, siya rin ang ating Panginoon. Amen? Amen? At kung siya talaga iyong Panginoon, ano dapat gawin mo yung kanyang sinasabi? Huwag mo siya tawagin, Lord God, hindi mo naman ginagawa ng sinasabi niya sa'yo. Amen, isa? Marami yun. Di ba sabi mo sa inyo, marami kang makakagpuan na Christian daw. Christian daw. Kasi lahat ng Christ, praise the Lord. Alleluia. Amen? Mamalingi ka ba? Yes, praise the Lord. Mamalingi ka. Sumakit ka sa'yo, alleluia. Bababa, praise the Lord. Nasa lubo si King, praise the Lord. You see? Nakikinig kayo? Ang sabi nyo, itong mga tao ito, iginagalang ako ng kanilang bibig, datapat ang puso naman nila, malayo sa akin. Ano yung gusto mo? Kaya kung kinikilala mo siya, Lord, gawin mo ang kanyang sinasabi sa iyo. Okay? 30, 1 Corinthians 3:16. The Holy Spirit dwell in us. The Holy Spirit dwell in us. 1 Corinthians 3:16. What a wonderful blessing, no? Na ang banal na Espiritu ay nananahan sa atin. Okay? 1 Corinthians 3:16. Andi na kayo? Tayo po lahat. Ready? Know ye not that ye are the temple of God and that the Spirit of God dwelleth in you? Sa Tagalog na, pakilabas na, hindi ba nyo nalalaman na kayo'y templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo? Saan nakatira ang Holy Spirit? Dito sa building? Kasi nakatira? Sa puso natin, sa'yo, mula ng sa inyong tanggapin, nanahan siya sa'yo. You see, nanahan siya sa'yo. At siya,
tayo may nabagyan. Personally, ang paniniwala ko, hindi naman masama, na kung dumating ang time na ako ay buto at buto na lamang na nakabaon, ang Banal na Espiritu nakabantay pa rin sa akin. Hanggang sa resurrection ko. Sa pagkasya na sabi, I will never leave you nor forsake you. Remember si Moses? Nung siya nakalibin, gusto siyang pag-gustong pakailaman sa talas yung kanyang katawan nakalibin na. Remember? Amen? Pero hindi niya magawa. Bakit? Sabagat may gano'n pa rin. Ngayon niya siya, iniingatan niya. Kasi what a blessing na mayroong Holy Spirit na nakatira sa ating buhay. Na nag-iingat sa atin. Eh na, ginawang tempo. Pili niyang gawing tempo ng ating katawan. At sa pagkatsin na sa atin, yes, He gave us strength. Yan ang isang blessing, okay? He gave us strength to put to death the flesh. Kaya nagkatanong rin sa ating datihang pagkatao, Brother Roland, sapagat yung Holy Spirit ang nagbibigay sa atin ng lakas. Amen? Minsan, nagnanasa ang balikan mo yung dati mong ginagawang masama. Pero kita mo, may kalakasan lang nasa iyo. Ha? Okay? Is yung kahinaan mo mag-pray. Tinutulong ka rin yung mag-pray. Oh, okay? Ano pa? Okay, he empower us. He empower us. Kaya ating sasabi, I can do all things through Christ, which strengthen me. Bakit mo sabi? Sapagat siya rin na nagbibigay sa'yo ng lakas. He empower us. He empower us. Upang ating magawa, yung pinapagawa ng Panginoon. Hindi ko kaya magawa ako'y nag-press ng umaga dito, nag-press pa sa lumbang, nag-press pa ngayong gabi. Hindi ko kaya. Nag-baptize pa ng tatlo. Hindi ko kaya sa akin sa pag-take sa Diyos na nagbibigay sa akin ng lakas. Amen, Jesus? Now, but of course, blessing comes with what? Responsibilities. Ano ating responsibilidad? Ha? Ngayon, tayo ay templo ng Banal na Espiritu. Verse number 17. But blessing comes with responsibilities. Now, ano yung ating responsibilities? Verse number 17, 317, ready? Basa. Okay, ano yung ating responsibility? Ano yun? Ha? To keep the temple of God holy. Ano yung ating responsibilities? Keep the temple of God what? Holy. Ano yung templo niya? Yung ating katawan. Yung katawan mo. Maliwanag ba? Maliwanag ba? Kaya na inaadal mo na matiling malinis yung katawan mo sapagat yung katawan mo yung templo ng what? Templo ng what? Ng Holy Spirit. Anong nakakadumi sa katawan? Anong nakakadumi sa katawan? Ha? O, pagbisyo. Ano pa ba? Anong nakakadumi sa katawan? Anong nakakadumi sa katawan? Bitterness. Unforgiving spirit. Amen? Worries. Ano ba sabi? Unbelief. Di ba alam yun? Ano pa? Hindi sa akin. Ano pa? Evil thoughts. Ano yung pwede? Amen? Ano nakakadumi sa katawan? Sin. Amen? Ano sabi ng Bible? Kapag sinira mo yung kanyang katawan, ano gagawin niya? Sisirahin ka niya. Sa pagkat yung kanyang katawan niya, what? Holy, at ang katawan niya yung what? Kayo. Ngayon niya siya? Napasin mo kapag kapag ka nag-holy, nagtatakot ka, asindi ka. Nakikinig ba ka sa akin? Tama ba ba? Napasin mo kapag ka yung holy balisa, asindi ka. Di ba lang eh? Kaya karaniwang sakit, kaya yung tao, madalas yung, kaya lahat ng may user, kapag lang yung kumala.
Tanawin yung lahat yung may ulcer. Kung palaisin. Tanawin mo lahat yung may sinisiguro na ito, laging takot at balisa. Karayang kanda na sa tama ka. Ay, hindi niya sabi. Kaya sa halip ng mabalisa, ang dapat 3 minutes for 6. Ano dapat? Be careful for nothing. In other words, don't worry. But in everything, by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known unto God. And the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your heart and mind in Christ Jesus. Keep the temple of God holy. Huh? Okay, ano pa? Glorify God in your, with your bodies. Huh? Okay? Templo niya yan. Now, gamitin mo yung kanyang katawan para mag-glorify ang Diyos. And then, walk in the Spirit and you shall not fulfill the lust of the flesh. Yun ang ating responsibilidad. Keep your body clean. Kasi templo niya yan. Diwan ba? Ano pa ano? Glorify God in your bodies. Kasi mag-glorify God, gamitin niyo ka ng katawan. Umamit ka. Kung meron ka na ng talent, umamit. Magtulog ka ng Bible study. Mag-sorbining ka ng mag-sorbining. Nag-glorify ang Diyos na magiging na yung katawan. Amen? And then lastly, the church. The church. As our families. Ito yung mga blessing ng Diyos sa atin. Na walang katulad. Ang Diyos ay ating Ama. Pangalawa, si Kristo ay ating Panginoon. Ano yung pangatlo? Ang banal na Espiritu ay what? Ang Holy Spirit ay what? He dwell in us. Amen? Any question? At pangatlo, the church as our family. Ano yung pangapat na blessing? Ang church ay ating family. Okay? Any question? Now, take to that. Pag sinabing church sa New Testament, ito ay what? Local church. Ulitin ko lang. No? We do not believe at hindi itinuro, kaya mo ng Bible, yung universal or invisible church. Ha? Nakikinig ka sa akin? Yeah. There is no something as worldwide church. Walang ganun. Laging local. Local church. May address. Alam mo kung saan pupuntahan. Nakikinig ka sa akin? Amen? At sila po yung nag-gather every Sunday. Meron silang sariling pastor. Maliwan na po? Amen? Meron silang church discipline. Meron silang Christ Commission. May program sila. Amen? Local church. At yan ay ating, and the church sa Roma, pamilya mo yan. In 1 Timothy 3:15, tinawag itong, ang church ay tinawag naman, House of God. Ito yung tinawag na House of God. Okay? Alright. Ano yung blessing na meron kang church, na yung pamilya? Of course, maraming blessing, pero pinili ko naman yung ilan. Una-una, mo sa taas, ginamit na Diyos ang kabalik para maabot ka ng gospel. Amen? Naligtas ka. Amen? At dito, iniligay ka ng Panginoon upang ikaw ay what? Maalagaan at lumago sa iyong Christian life. Kung wala ang Calvary, hindi ka lalago. Hindi mo matutuklasan kung sa paanong paraan ka gagamitin ng Panginoon. Okay? Ephesians chapter 4, 11 to 14. Tumutukoy po ito sa mga good and perfect gift na ibinigay ang Diyos sa Calvary. Tumutukoy po ito. No? Okay. Naglagay siya talaga ng pastor teachers, no? Para ikaw ay maalagaan at ikaw ay lumuko. Tingnan po. Ephesians chapter 4, 11 to 14. Tingnan niyo po yung blessing ng pagkakaroon ng church na iyong sarili. Ha? Ephesians chapter 4, 11 to 14. Verse 11, tayo pa po lahat. And he gave some apostles, and some prophets, and some evangelists, and some pastors and teachers. 12. For what? For the perfection.
collecting of the saints. Ano pa? For the work of the ministry. Ano pa? For the edifying of what? The body of Christ. Kita mo? Till we all come in what? In the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God unto a perfect man, unto the measures of the stature of the fullness of Christ, that we henceforth be no more what? Children. Kita mo? Unang magkang matiling children. Kita mo? Na humahabay-habay dito at nagadala ng sari-saring aral at daya ng mga tao. Nakita mo yun? Yun ang blessing. Yun ang blessing. Para dito lumalago ka, dito natututo ka, oh, dito ay tumitibay ka. Okay? Now, again, but of course, blessing comes with what? Again. With what pa? With what? Responsibilities. Ano yung ating responsibilities? Ha? Tatlo. Love your church. Love your church. Ibigin mo yung church sapagat ito yung inibig ng Panginoong Jesus Christ. Sabi ng Panginoon, mga asawang lalaki, ibigin niyo yung inyong mga asawang babae. Gaya naman ni Kristo na inibig niya yung kanyang church at ibinigay niya yung kanyang buhay na para dito. Amen? Amen? Anong ating responsibility? Number one is what? Pakilakas. Love. Ibigin mo yung Calvary mo. Pakaibigin mo. Amen? Pag malasakit mo, mahalin mo. Huwag kang magsasalita na anong masama ang laban sa iyong church. At sa pastor mo. At kahit kanino rito. Amen? Love your church. Secondly, be faithful and loyal sa your church. Okay? Be faithful, be loyal to your church. Love, ano yung pangalawa? Be faithful and what? Loyal. Faithful. Regular. Lagi ka narito. Amen? Naasahan ka rito. Faithful. Malabanag ba? Ano naman yung loyal? Ano naman yung loyal? Isa rin is what? Speak well. And by the time na binigid mo yung church mo, mas maganda yung sinasabi mo. Amen? Amen, isa? Loyal ka. Amen? Hindi ka fault finder. Loyal ka sa church mo. Amen? Hindi mo ito ipapapalit. Amen? Ah, honestly, ako lahat ang binabanggit sa inyo. Lagi. O siguro, madali, baka 127 times na ito. Ako'y silosong pastor. Mahal ko lahat, remember? Mahal ko lahat. Hindi ko nung, pero parang masakit lang sa akin pag nalaman ko. Wala rito. Dumuro sa ibang church. Ang sakit sa akin, no? Oo. Gusto ko lang magpatuloy. Hindi ko lang. Madali ko kayo. Siguro sa pag-ibig ko, silosong siya silosong. Huwag kayo huwag nung babalita atin ka rin. Huwag ako makakain. Be loyal. Amen? And then of course, support. Love, faithful, loyal, then support your church. Supportahan mo lagi ang church mo. Ito yung responsibility mo. Amen? Sana support. Supportahan mo lang yung attendance. Amen? Lagi kang dadalaw every time na bukas niya. Bukas niya. Kasi may gagawa doon eh. Amen? May service po. Kung bago mo. Susunod mo lang ito. Diba? And at least, supporta ka. Amen? Dala mo ng merienda yung mga gagawa bukas. Para si Nesto. Oh, dala mo. Amen? Support your church. Ng iyong pagdalo, ng iyong servisyo, ng iyong kaloob. Amen? Kasi ko nakalimutan kayo, aalamin ko kung magkano ko natin pera sa first book. Aalamin ko kasi kung aalamin ko. Kasi okay, tapos na yung CD, tapos na yung pintura, ano na kaalaman, ano susunod daw niya? Mag-itatas natin yan. Tars! Yung salamin! Salamin, kita yung apoy salamin.
Kaya ang pagkaon. Ito doon tuloy sa China, nasa bahay ba dali, ito mo yun? May taong lang, yung ilong, parang sinulid lang, ang taas. Ito mo, ang nilalakaran, sarang yun, di ba? Tapos nagkakakak. Tapos natin yun. Kung yung postnatyo na yun, goal natin. Amen? Ibigay din maganda yung lugar ng mga bata. Kaya, Christian, of course, lahat yan, hindi ko project lang, like, i-project natin pare-pare. Amen, Christian? Amen? Sabagat pinagpala tayo ng Diyos. Amen? Nilagay niya tayo sa kanyang kalbayan. Amen, Christian? And blessing comes with what? Responsibilities. O na ating ibigin, no? Maging tapat tayo, maging loyal tayo sa ating Diyos, at supportahan natin lahat ng kanyang proyekto. Lahat ng kanyang panalbahan, ating supportahan. Okay? What a blessing na meron tayong Ama na nasa langit. What a blessing na yung ating Savior, sinigun ating Panginoon. Amen? Amen? What a blessing na yung Holy Spirit nakatira sa akin, sumasabi. Amen? Nagtuturo, nagkumagawa, nagbibigay sa akin ng lakas at ng power. What a blessing na Calvary Bible Baptist Church ay kabilang ko at ito'y pamilya ko. Amen, Christian? Dahil dito, ibigin ko ito, pahalagahan ko ito, magtatapat ako dito. At hindi ko ito ipagpapalit. Tumayo po tayo lahat. At ating pasalamat ko siya.